Kabilang ang mga electric vehicles sa pinuntirian ng otoridad sa Paranaque dahil sa gabal daw sa kalsada. Walang pinagbigyan maski yung sakay ng e-bike na may dalang pasyente. Nakatutok si Chino Gaston, exclusive. Bawal natin e-bike. Bawal po sa kalsadahan yan eh. Ilan lang ang mga e-trike na ito sa mga sasakyang in-impound ng mga tauhan ng Paranaque Traffic and Parking Management Office sa isinagawang operasyon laban sa mga sagabal sa kalsada. Iniwan lang daw kasing nakapark sa kalsada ang mga e-trike na dahilan sa paninikip ng daloy ng trapiko sa Quirino Avenue. 2006 pa ipinagbabawal ng LTO ang mga light electric vehicle gaya ng e-bike at e-trikes sa mga national road. Pinapayagan lang silang tumawid sa mga pangunahing kalsada at dumaan sa mga side road. Ang babae ito, sinubukan pang makiusap dahil may bitbit na pasyente papuntang ospital. Pero, nakiusap lang ako. Yung sasakyan kasi namin, service, na, e-bike. Ako ba? Kasama rito? Hindi po. Magpapaalam lang kami kasi papunta kami ng ospital. Hindi tumuloy kasi baka dahulin. Ang e-bike po, bawal pong dumaan sa national road. Wala po bang means of transport, jeep or taxi? Sana maunawaan niyo po na ginagawa lang natin yung trabaho natin. Ang nasa ordinance kasi namin, across lang sila. Passing through lang, hindi yung dadaan sila mismo sa mismong national road. Sa gabal talaga. Kasamang pinagmulta ang ilang sasakyan na ginawang parking ang kalsada, pati na ang tricycle na nagde-deliver ng isda. Dito talaga daanan talaga namin. Walang galing Bulungan, deliver ako rito. Alam mo bang bawal yung tricycle sa nasa? Hindi ko alam kasi ito ang daanan talaga namin. Wala naman iba. Sa Sukat Road, may natyempohan ng mga tricycle na nakaparada sa highway. Di rin nakaligtas ang UV Express na nakapark sa bangketa. Sanay na raw ang mga driver dito na mahuli habang namamasada. Okay lang sa inyo? Lagi naman. Lagi kayo nahuhuli dito, sir? Tambahan lang yan. Ha? Tambahan lang. Tambahan. Swerte kayo, di swerte na. Alam mo kung bakit isang bagay ito na pinapanood natin. Napaka-importante po kasi nito. Una-una, safety ng mga kababayan natin. Napaka-importante na talagang itong mga e-trike kasi itong mga to wala eh. Wala ho silang pakialam. Nakapanood na po ako nilang ilang TikTok na napanood ko na humaharang sila sa kalsada. Wala silang pakialam kahit businahan na sila. Kasi nga po, feeling nila wala naman magagawa ang tao sa kanila since wala silang lisensya. Hindi sila pwedeng hulihin. Kaya nga minsan hindi pa sumusunod sa stoplight yan. Tuloy-tuloy pa yan minsan kasi nga feeling nila hindi ho sila pwedeng hulihin dahil wala naman silang lisensya. Makakapagmaneho naman sila ng walang lisensya. Alam mo bakit ako naiinis? Kasi ayokong dumating ang panahon sabihin na ng gobyerno na lisensyahan na mga nagpamaneho ng ganyan. Kasi kawawa naman din yung mga... Yan na nga lang yung way of transportation nila. Tapos wala silang ano. Pero, wala eh. Mukhang kailangan. Hindi totoo, mukhang kailangan. Alam nyo ba sa ibang bansa, kahit nga yung simpleng scooter na ang takbo lang is 20 km per hour, kailangan may plaka pa? May ganun. Diba? Pero sa ibang, sa ating kasi, parang ano eh, parang baligtad eh. Kung sino pa yung walang lisensya, sila pa yung parang pasaway sa kalsada. Eh, ang traffic na nga natin, dinagdagan pa ng mga pasaway. Hindi na nga na, alam mo yun, magagalit pa sila pag sinita, sasabihin na naman nila, anti-poor ka. Anti-poor ka. Anti-poor. Anti-poor. Yun naman talaga ang totoo sa Pilipinas eh. Pag pinatubad mo yung batas, anti-poor ka. Anti-poor. Minsan nakakainis din eh, no? Diba, totoo, nakakainis eh. Ha? Kaya tuloy minsan nakakawalang gana, pero ang problema, alam nyo, grabe ho. Wala nang pinipiling oras ang traffic sa Pilipinas. Sobrang, ewan ko kung anong pamang, isipin nyo nga eh, number one na nga tayo eh. Sabi pa nyo iba, eh bakit kasi hindi nyo ikumpara sa India? Ay tanga. Naandun ang India sa top 5. Hindi ko lang alam kung second or third. Naandun ang India. Tinalo na nga natin sila eh. Finally.
We are the winner. Panalo na tayo sa kanila. Oh, di ba? Tapos ganito na naman. Eto na naman mga kulang sa disiplina.